Madaling araw pa lang ay naglilibot na si Sandra sa kabundukan para manguha ng kahoy na panggatong. Pasan sa likod ng isang malaking bugkos na tuyong kahoy ay may hawak ni na malaking basket ng dalaga para may paglalagyan siya ng mga gulay at prutas na itinanim niya sa iba pang parte ng bundok. Pauwi na sa kubo niya si Sandra nang may mahagipang tingin niya sa unahan. Agad niya itong nilapitan at nagulat ng makita ang duguang lalaki na nakahandusay sa malaking sanga ng punong kahoy. Buhay pa kaya siya? Kinakabahan na sambit ng dalaga sa sarili habang nakatingin sa namumutlang lalaki. Ibinabani ang pasa na kahoy pati na rin ang basket na dala niya. Dali-daling umakyat ng puno si Sandra para tignan ang walang malay na lalaki. Mukhang nahulog yata siya sa bangin. Mabuti na lang at hindi siya diretsyong nalaglag sa lupa. Ani yan ang mapag-alaman na humihinga pa ang lalaki. Dahan-dahan na ibinaba ni Sandra ang walang malay na lalaki. Isinukbit niya ang mga kamay nito sa kanyang balikat at itinali ang katawan nito sa kaniya para hindi ito mahulog habang pababa siya ng puno. Ah! Ang bigat! Ungol ng dalaga pagkababa niya ng puno. Sanay siyang magbuhat ng mabibigat na bagay tulad na lang ng mga kahoy na panggatong o di kaya tubig na iniigib niya sa ilog. Ngunit hindi pa siya nakakabuhat ng tao. Mas nahirapan siyang buhatin ito dahil wala itong malay at kailangan niyang ayusin ang posisyon nito kada ilang minuto. Malapit na lang tayo, bulong ni Sandra na pawis na pawis na. Ilang hakbang pa ay nakarating na siya sa kanyang kubo. Tinadya kanya ang pinto para mabuksan nito at agad na ibinaba ang lalaki sa papag. Oh, sumakit ang likod ko dun ah. Ani ni Sandra at pinunasan ang pawis niya. Kumuha siya ng palanggana, nilagay niya ng tubig at kumuha na rin siya ng malinis na bimpo. Naupo ang dalaga sa tabi ng lalaki at nagsimulang punasan ang mukha. Pababa sa leeg at pati na rin sa dibdib nito. Hindi nag-atubiling alisin ni Sandra ang suot na damit ng lalaki. Napahinga siya ng malalim nang makitang may malaking pasa sa bandang dibdib ng binata. Mabuti na lang at wala siyang ibang sugat maliban na lang dito sa may bandang noo at ilong niya lang. Yun nga lang, mukhang bali-bali yung mga buto niya. Naiiling na sambit ni Sandra. Nagpatuloy pa siyang linisin ang mga sugat sa katawan ng lalaki. Nang matapos ay hinubad nito ang suot nitong t-shirt at pinalitan ng luma ngunit malinis naman ang polo ng lolo niya. Tulong, tulungan niyo ako, sambit ng lalaki habang natutulog. Otomatikong gumalaw ang kamay nito para hawakan ang braso ng dalaga. Tulungan mo ko, tulong, mahina niyang sabi habang wala pa ring malay. Eh, sandali, akin na yung kamay mo, ikukuha kita ng malinis na tubig, naiiling na sabi ni Sandra at tumayo na para kumuha ng tubig. Naiiling na sabi ni Sandra at tumayo na para kumuha ng tubig. Aalis na sana siya nang biglang humigpit ang hawak ng kamay sa lalaki sa kanya. Walang ano-ano ay bigla niyang hinigit ang dalaga. Dahilan para masubsob ang mukha nito sa gitna ng mga hita niya. Bulalas na Sandra matapos niyang itulak ang lalaki para bitawan siya nito. Mukhang may bala ka pa yata na patayin ako ah. Grabe yung amoy mo. Ilang araw ka na bang walang malay? Akala ko mamamatay na ako dun. Namumutlang sabi ng dalaga. Napatingin siya sa lalaki at wala pa rin itong malay. Tsaka diba dapat wala kang alam sa mga nangyayari ngayon dahil wala kang malay? Pero bakit galit yata ang espada mo nung masubsob ako? Inikot niya ang mga mata bago malakas na iniling ang ulo. Pero sige, pagbibigyan kita. Kasi hindi mo naman sinasadya gawin yun. May sakit ka nga eh. Sambit pa ni Sandra at inayos ulit ang higa ng binata. Hinipo niya ang noon nito. Ang taas ng lagnat mo ah. Bakit ka kasi nahulog dun sa bangin? Wala na masyadong pumupunta sa parting yun dahil delikado. Bulong ng babae habang pinipiga ang tubig sa bimpo bago niya ito ipatong sa noon ng lalaki. Kaya nga nilagyan ka ng bako dun para hindi na pumasok ang kahit na sino. May nakasulat pa na warning na sa karatula dun sa bakod. Naiiling na lang nasambit ni Sandra. Dito ka na muna. Kukuha lang ako ng mga halamang gamot at gulay para sa agahan. Hindi pa ako nakakakain at ako'y nahihilo na rin, sambi ng dalaga bago takpan ng kumot ang kalahating katawan ng lalaki. Bumalik si Sandra sa lugar kung saan niya nakita ang lalaki at kinuha ang naiwan niyang basket at panggatong. Habang naghahanap ng mga halamang gamot ay paisa-isa niya rin nakita
ang mga gamit ng lalaki. Mukhang isa siya sa mga umaakyat ng bundok para magliwaliw ah. Tumangot-tangong sabi ni Sandra. Inipon niya ang mga gamit nito at dinala rin pauwi sa kaniyang kubo. Ilang oras na simula nang kumalma ang lalaking natagpuan ni Sandra? Umaasa siyang magigising ito para makausap niya at malaman kung sino ito at saan ito nakatira. Dahil mag-isa lang ang dalaga sa kanyang kubo simula nang mamatay ang lolo at lola niya na siyang nagpalaki sa kanya. Hindi siya komportable na may ibang kasama pa, lalo at isa itong lalaki na hindi niya kilala. Mukhang hindi ka patuluyang magaling ha. Hindi ba umepekto yung mga halamang gamot na pinainom ko sa'yo? Nagtatakang tanong ng dalaga habang nakatingin sa lalaki. Hey, bahala ka na nga muna dito. Kailangan ko pa maghanap ng makakain. Kung hindi, ako pa itong magkakasakit at walang mag-aalaga sa atin pareho. Aniya bago tumayo at kinuha ang kutsilyo at balde. Mangunguha lang ako ng isda sa ilog habang may araw pa. Tsaka baka magising ka mamaya edi, may kakainin kang sariwang isda. Masarap yun kapag may sabaw at makakatulong pa na gumaling ka agad. Dagdag ni Sandra at muling tinapunan ang tingin ng lalaki bago tuluyang umalis. Hindi rin nagtagal, simula nang umalis si Sandra ay unti-unting nagamalay ang lalaki. Iminulat nito ang mga mata at naguguluhang tinignan ang paligid niya. Nasaan ako? Hospital ba to? Mahina niyang tanong. Wala siyang makitang tao sa paligid at hindi pa siya masyadong maigalaw ang katawan. Ilang minutong nakatitig lang ang lalaki sa bubong na gawa sa pawid. Maya-maya pa ay bigla siyang nakaramdam ng takot nang may makita siyang gumalaw sa taas. Ano yan? Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit! Sigaw ng lalaki nang magtama ang tingin nila ng kakaibang hayop na ngayon pa lang niya nakita. Malaki ang mga mata nito at nakakapit pa sa kahoy habang titig na titig sa kanya. Humuni ang tuko. Sapat na ito para manlamig ang buong katawan ng lalaki sa takot. Sigaw niya bago siya muling nawala ng malay. Tatlong araw na simula nang dinala ni Sandra sa kubo ang natagpuan niyang lalaki. Nagsisimula na siyang mag-alala nang hindi pa rin ito nagigising. Mas lalo pa ngang lumala ang lagnat nito nang umuwi siya galing sa panguhuli ng isda noong isang araw niyang nakita ito. Sana naman gumana to kahit papano. Malayo pa naman ang ospital dito, sabi ni Sandra habang nagdidikdik ng dahon ng mayana. Unti-unti na rin nawawala yung mga pasamo kaya baka talagang gumagana. Dagdag nito bago ipatong ang mga dinikdik na dahon sa dibdib ng lalaki. Marahan na itinali ni Sandra ang lumang tela sa dibdib nito para hindi malaglag ang dahon na nilagay niya. Ayan, baka bukas o sa makalawa tuluyan ang mawawala yung mga pasamo. Anito bago inayos ang damit ng lalaki. Pagkatapos palitan ng mga halamang gamot na nilagay niya sa mga sugat at pasa nito ay tumayo na si Sandra para magluto ng pagkain niya. Kasalukuyang kumakain ng inihaw na isda si Sandra nang may marinig siyang kalabog mula sa loob ng kanyang kubo. Sa labas kasi siya kumain dahil malamig ang simoy ng hangin sa lilim ng punong mangga na malapit sa kubo niya. Gising ka na ba? Nagmamadaling tumakbo papasok ng kubo ang dalaga at natuwa nang makitang gising na ang lalaki. Buti naman at gising ka na. Aniya at agad na tinulungan itong tumayo. Ano nga mo yan? Ang lansa, bakit ganun? Maarteng sabi ng lalaki habang hindi maipinta ang mukha nito. At sino ka? Anito habang nakatingin sa nakangiting dalaga. Sandra, ikaw, anong pangalan mo? Naalala mo bang mga nangyari sa'yo? Sunod-sunod na tanong ng dalaga matapos niyang tulungang makaupo ang kagigising lang ng lalaki. Sakit ng ulo ko. Daing ng lalaki, sabay hawak sa taas ng ulo niya. Gutom lang yan. Ilang araw ka rin kasing walang kain dahil wala kang malay. Tamang-tama, kumakain ako. Gusto mo rin makumain? Ang kaso hindi ako nakapagluto ng lugaw. Isda lang ang kaunting kanin ang niluto ko, sabi ng dalaga. Sandali, ikukuha kita. Aniya at aalis na sana nang hinawakan ng lalaki ang kamay niya. Saglit, huwag mo akong iwan dito. Nasaan ba tayo? Bakit hindi mo ako dinala sa ospital? Nanginginig sa takot na sabi ng lalaki. Naalala na niya kasi ang nakakatakot na hayop na may malalaking mata noong nakaraang nagising siya, kaya mas okay na sa kanya na may kasama siya kahit nangangamoy isda si Sandra. Malayo ang ospital dito, tsaka
Hindi kita kayang buhatin pababa ng bundok. Pero ngayong gising ka na, pwede ka nang umalis kung gusto mo. Baka kaya mo naman na maglakad. Malamig na sabi ng dalaga sabay alis sa kamay ng lalaki sa kanya. Ang dami kasing sinasabi ng lalaki pero hindi pa rin ito nagpapakilala. Hindi rin nagustuhan ng dalaga ang tono ng pananalita ng lalaki. Pati ang tingin nito sa kanya ay parang diring-diri ito. Di po ko ba kayo maglakad? Mataas ang boses na sabi ng lalaki na nagpapanik na. Kilala mo ba akong sino ko, ha? Nagkibit-balikat lang ang dalaga. Nagpakilala ka ba? Kanina pa kita tinatanong kung anong pangalan mo pero ikaw tong ayaw magpakilala tapos ngayon tatanungin mo ako kung kilala kita. Pinagluloko mo yata ako eh. Naiiling na sabi ni Sandra. Tumalikod na ang dalaga para iwan ang lalaki at ipagpatuloy ang pagkain niya nang muli siya nitong hawakan sa braso. Ano na naman? Hindi pa ako tapos kumain. Tsaka, alam mo ba na 3 araw akong hindi nakapag-imbak ng kakainin ko dahil walang magbabantay sa'yo? Kailangan ko magsimula maghanap ng pagkain ngayon, nagising ka na kaya bitawan mo ko. Anito at muling inalis ang pagkakahawak sa kanya ng lalaki. Ako ang anak ng kilalang pamilya ng mga Mercedes. Hindi mo ko pwedeng tratuhin ganito. Kaya inuutusan kitang dalhin mo ko sa ospital ngayon. At tawagan mong mga magulang ko. Arrogante na sabi ng lalaki. Pamilyang Mercedes? Hindi ko nga kilala yung mga yun. Diyan ka na nga. Walang pakialam na sabi ni Sandra at tuloy-tuloy na iniwan ang lalaki para lumabas at bumalik sa kanyang kinakain. Hindi man madali ang buhay sa bundok pero kontento si Sandra sa takbo ng buhay niya. Wala siyang ibang poproblemahin maliban sa biglaang pagbago ng panahon ng pagkain na kakainin niya para kapag panahon na ng tag-ulan. Para sa kanya, nasa bundok lahat ng kailangan niya para sa buhay. Maliban na lang sa bigas na kailangan pa niyang bilhin sa bayan kapalit ng pera na kinikita niya sa pagtinda ng mga bungang kahoy at kung ano-ano pa na mapapakinabangan at galing sa bundok. Saan ka pupunta? Uy, kinakausap pa kita! Sigaw ng lalaki nang sundan niya ang dalaga sa labas. Nahihiluman ito ay pinilit niyang tumayo dahil natatakot siyang mapag-isa sa loob ng kubo lalo pa at naririnig na naman niya ang napaka o nakakapanindig balahibo na tunog ng tuko. May kailangan ka ba? Tanong ni Sandra habang sumusubo ng kanin at ulam niyang isda. Kung wala, bumalik ka na lang sa papag at matulog para mas lalo ka pang lumakas. Kung nagugutom ka naman, maghanap ka na lang ng kakainin mo dyan. Ani at nagpatuloy sa pagkain. Anong pinagsasabi mo? Tsaka saan naman ako maghanap ng pagkain? Puro puno naman at damo ang nandito. Hindi makapaniwalang sambit ng lalaki. Alam mo, hindi ka pa nga nagpapasalamat na tinulungan kita tapos puro reklamo ka na agad dyan. Bakit hindi mo tawagan ng mayaman mong pamilya para bigyan kanila ng pagkain? Tsaka hindi lahat ng gusto mo ay masusunod sa lahat ng oras? Malamig na sabi ni Sandra. Kung hindi mo man lang kaya manghuli ng isda na kakainin o umakyat ng puno para sa prutas nito, babaan mo ng konti ang pride mo. Malay mo, baka mas marami pang tutulong sa'yo kapag ganun. Mahina niyang dagdag. Napalunok ng laway ang lalaki. Sa pagkakataong ito, alam niya na wala siyang ibang mahihingian ng tulong maliban sa mala-Amazona na babae sa harap niya. Enrique Mercedes, yan ang pangalan ko. Anito at pilit nang ngumiti sa dalaga. Pasensya ka na sa mga sinabi ko. Tsaka tama ka. Hindi pa ako nagpapasalamat sa tulong na ginawa mo. Dagdag pa ni Enrique. Hindi niya alam kung saan siya humugot ng lakas na loob para sabihin ang mga bagay na minsan ay hindi pa niya sinabi sa buong buhay niya. Ang alam niya, nagsisimula na siyang maglaway habang nakatingin sa mga iniihaw na isda ng dalaga. Ramdam na rin niya ang kumukulo na sikmura niya sa gutom. At kahit na hindi siya mahilig sa isda dahil ayaw niya ang malansang amoy nito, tila pa ito na ang pinakamasarap na pagkain sa mundo para sa kanya dahil sa gutom na nararamdaman. Pwede mo ba ako bigyan ng pagkain? Nag-aalalang tanong ni Enrique sa dalaga. Please? Dagdag niya habang nakatingin sa mga mata ng dalaga. Napangisi naman si Sandra sa narinig. Walang ano-ano ay hinagis niya sa harap ni Enrique ang lumang kulambo na ginawa niyang net. Kung gusto mo ng isda, manghuli ka dun sa ilog. Sabi niya at nagpatuloy na sa pagkain habang naiwan naman na nakatameme lang si Enrique na hindi pa rin makapaniwala sa sinabi niya. Kailangan ba talaga natin manghuli ng isda para may makain? Wala na bang ibang paraan? Halos maiyak-iyak na tanong ni Enrique sa dalaga.
Pagkatapos niyang magmakaawa, nabigyan siya nito ng pagkain noong nakarang araw, ay pinagbigyan na lang siya nito dahil sa ingay niya. Ngunit kinaumagahan, maaga pa siya nitong ginising kahit nakulang pa siya sa tulog. Halos kalad ka rin siya ng dalaga papunta sa ilog para manghuli ng isda. Tandaan mo, kung wala kang huli, wala kang kakainin. Hindi naman pwede na ako lagi ang maghanap ng pagkain para sa'yo. Matigas na sabi ni Sandra habang nakasuot ng bra at panty nito. Wala naman sanang kaso kay Enrique ang nakitang ganun ang suot ng dalaga dahil sanay na siyang makakita ng mga babae na nakaganyan lang sa beach. Ang problema, hindi naman kagandahan ang suot ni Sandra at parang galing pa ito sa lola niya. Wala ka na bang ibang damit na pwedeng masuot? Mukhang ilang dekada na yung suot mo eh. Galing pa ba yan sa baul? Kunot noon na tanong ni Enrique. Maayos naman ang suot ko ah. Ito nga pinakamatanda sa lahat ko ng panloob. Tsaka sinuot ko lang to dahil nandito ka. Baka sabihin mo na naman ang basahan ng damit ko. Pakialam mo ba? May iling na lang na sabi ni Sandra. Well, ikaw bahala. Huwag mo lang sana isuot yan kapag nasa resort ka dahil sigurado akong pagtatawanan ka ng mga tao. Komento ni Enrique. Ang totoo ay hindi niya rin mapigilang mahumaling sa katawan ng dalaga. Tamang-tama lang ang laki nito at bagay na bagay ang kurba ng katawan nito sa magandang mukha ni Sandra. Masasabi rin ni Enrique na maganda rin ang muscles ng katawan ng dalaga. Daig pa nito ang nag-workout sa gym araw-araw. Ano pang iniintay mo? Hindi mo ba yan huba rin ang suit mo? Ikaw din. Huwag mo akong sisisihin mamaya kapag lumusong ka sa tubig at mabasay ang suit mo. Tsaka hindi na kita papahiramin ng damit ng lolo ko no? Panireklamo ko lang naman kasi. Sambit ni Sandra bago tumalon sa ilog at lumangoy. Uy! Akala ko ba mangunguha tayo ng isda? Bakit ka nag-swimming? Nagtatakang tanong ni Enrique. Hindi naman siya narinig ng dalaga dahil nakasisid ito. Maya-maya pa ay lumabas na ang ulo nito mula sa tubig. Dito banda, maraming isda dito! Nakangiting sabi ni Sandra. Bilisan mo na kung ayaw mong magutom buong araw. Dagdag niya nang mapansin na nakatulala lang sa kanyang binata. Ha? Sige, ito na. Nagmamadaling sabi ni Enrique matapos siyang hagisan ng dalaga ng maliit na bato. Sandali, ito naman eh. Palagi kang nagmamadali. Alam mo naman na hindi ako sanay dito. Reklamo nito sa mabilis sinubad ang suot na pantalon at t-shirt. Dali-daling lumusong si Enrique sa tubig dala ang fishnet na ginawa ni Sandra mula sa lumang kulambo. May balde rin siya na paglalagyan niya ng huling isda. Ang tagal mo kasing kumilos. Hindi naman maghihintay mga isda sa'yo eh. Naiiling na lang nasagot ng dalaga. Sige, ikaw nang bahala. Dito lang ako, panonorin kita. Nakita mo naman ako kung paano ko hinuli yung mga isda na kahapon, di ba? Gaya mo lang yun at siguradong may mahuhuli ka kahit isa lang yan. Nakangiti nitong sabi at nagpanangilangoy lang sa tabi ng binata. Paano pag wala akong nahuli? Kinakabahan na tanong ni Enrique. Alam niya kasi na kahit mag-inarte pa siya sa pamamaraan ng pamumuhay ng dalaga sa bundok ay wala siyang ibang aasahan kundi ito lamang. May mahuhuli ka niyan, tiwala lang. Panguudyok ni Sandra at ngumiti pa. Eh no, nakita mo yun? Malaking isda yun. Aniya at nagliliwanag pa ang muka. Huliin mo yun, kahit isa lang ang mahuli mo. Tapos bibigyan kita ng kamote mamaya. Dagdag pa niya para magkaroon ng rason ng binata na subukang humuli ng isda. Kumote lang? Hindi kumbinsido na tanong ni Enrique. Ano bang gusto mo? Pabalik na tanong ni Sandra. Wala bang karne? Beef o di kaya pork na lang? Pagbabaka sakaling tanong ng binata. Nag-isip naman ng saglit si Sandra. Kumakain ka ba ng baboy ram mo? Anito, biglang nangasim ang mukha ni Enrique. Kinakain ba yun? Hindi makapaniwala niyang tanong. O kaya, di ba gusto mo ng pork? E di, pork din naman ang tawag sa laman ng baboy ram mo ah. Nagtatakang sambit ni Sandra. Hanggang elementary lang kasi ang natapos niya dahil malayo ang bayan kung saan may high school sa kanila. Okay lang din naman sa kanya yon dahil mas pinili niyang tulungan ng lolo at lola niya na naninirahan sa bundok. Pero kahit ganoon, marunong naman magbasa at magsulat si Sandra. Hindi nga lang siya kagalingan magsalita ng Ingles pero naiintindihan din naman niya ang iilang salita. Eh di ba, wild boar yung baboy ram mo? Ano kayo lasa nun? Hindi pa rin kumbinsido na sambit Enrique. Eh di lasang wild pork. Tsaka hindi mo pa nga natitikman eh. Masarap yung pag-inihaw.
Tsaka paubos na yung mantika natin kaya kung makakahuli ka ng kahit iisang isda lang, iuuli kita ng baboy ramo. Nakangising sabi ni Sandra. Bakit parang ayaw mo? Akala ko ba gusto mo ng pork? Ibibigay ko sa'yo pati ulo kung gusto mo. Ano, ayaw mo pa rin? Tinaas baba ni Sandra ang mga kilay habang hinihintay ang sagot ng binata. Masarap ba talaga yun? Nag-aalangan na tanong ni Enrique. Oo nga! Pag hindi ka nasarapan, bubuhatin kita papunta sa baba ng bundok. Dagdag ni Sandra sa kondisyon niya. Talaga? Gagawin mo yun? E di makakawi na ako. Masayang sabi ni Enrique. Oo naman! Pagdating mo dun sa baba ng bundok, maglakad ka lang ng mga 5 oras hanggang sa makarating ka sa bayan. Tapos, pwede ka na ulit sumakay ng jeep, papunta sa kabilang bayan at galing naman dun, sumakay ka din ng bus papunta sa inyo. Pero depende yan kung hindi ka talaga masarapan. Dagdag pa ng dalaga. Ano, manguhuli ka na ba ng isda? Walang nagawa si Enrique, kundi ang gawin ang gusto ng dalaga. Una, ito na. Gagawin ko na. Pagdadabog ng binata. Ibaba mo yung net! Utos ni Sandra habang nakatingin sa mga naglalanguya na isda. Dahan-dahan lang! Ano yan ang makitang nagsilayo ang ilang isda nang bigla ang ibinaba ni Enrique ang hawak na net. Gusto mo ba magsilayo silang lahat sa'yo? Huwag mong biglain, dahan-dahan lang. Tapos hintayin mo na nasa ibabaw na sila ng net. Tsaka mo mabilis na itaas ito at itiklo para hindi na sila makaalis. Payo nito sa binata. Tigil hininga na sinunod ni Enrique ang mga sinabi ni Sandra. Ilang minuto pa na dumaang mga isda sa hawak niyang net. Agad niyang itinaas ito at itiniklop kagaya ng sinabi ng dalaga. Minakuha ako! Sigaw ni Enrique habang hindi makapaniwalang nakatingin sa mga isda na nasa loob ng net niya. Wah! Sandra! Ang dami nila! Dagdag niya na halos maluha na sa tuwa. Natawa rin si Sandra sa ginawa ng binata kaya masaya siyang pumalakpak at lumapit dito. Ang galing! May naman pala eh! Kaya mo naman gawin eh! Sabi nito at agad na kumuha ng balde. Ilagay mo dito nang hindi ka na makataka sila. Anito. Sinunod naman Enrique ang sinabi ng dalaga. Pagkatapos noon ay aalis na sana siya sa tubig nang bigla siyang hawakan ni Sandra sa braso. Bakit? Nagtataka niyang tanong. Natatakot din siya sa ngiti ng dalaga kaya hindi niya mapigilang mautal. Hindi pa tayo tapos. Dahil marami kang makukuha sa unang subok mo pa lang. Gawin mo ulit hanggang sa mapuno ang dala nating balde. Nakangising sabi ni Sandra. Ha? Eh ang laki ng balde. Hindi makapaniwalang bulalas na Enrique. Nang hindi nawala ang ngisi ni Sandra ay wala siyang nagawa kundi ang subukan ulit na manghuli ng isda. Sa kasamaang palad, inabot na sila ng tanghali ngunit hindi na ito nadagdagan. Tama na yan, marami ka naman na nanghuli. Tsaka kailangan din nila na magpadami kaya eto muna ang kukunin natin. Sabi ni Sandra nang unti-unti nang umiinit ang tubig sa ilog dahil sa sikat ng araw. Halika dito Enrique! Tulungan mo ko na pakawalan ng maliliit na isda. Aniya at pinaypay ang binata. Bakit naman papakawalan? Pinaghirapan ko yung kunin eh. Nagtatakang sabi ni Enrique. Hindi mo naman makakain pag maliliit pa. Lalaki pa tong mga to. Tsaka na lang natin ulit hulihin. Katwira ni Sandra. At dahil pagod ng binata sa kalahating araw na panguhuli ng isda, wala na siyang sapat na lakas para makipagtalo pa sa dalaga. Aaho na sana sa tubig si Enrique nang bigla siyang pinulikat sa binti. Ah! Sigaw niya nang matumba siya sa sakit. Hindi niya maigalaw ang paa kaya hindi siya makalagoy ng maayos. Enrique! Mabilis na bumalik sa tubig si Sandra at hinabol ang binata na inaadad ng tubig sa ilog. Napansin niya agad na hindi ito makagalaw kaya dali-dali niyang hinawakan ang kamay nito para hilahin sa pangpang. Enrique, gising! Gumising ka! Tawag ni Sandra sa binatang nawal ng malay. Agad niyang pinump ang dibdib nito at nagsimulang i-CPR ang binata. Nakailang ulit ng CPR si Sandra bago bumalik ang malay ni Enrique. Naubo ito ng ilang beses, dahilan para lumabas ang tubig sa bibig nito. Napangiti naman si Sandra nang makitang ligtas na ang binata. Walang ano-ano ay bigla siyang hinila ni Enrique at hinalikan sa labi. Nanlalaki ang mga mata ni Sandra at kumalas sa halik. Magagalit na sana siya nang makitang wala ng malay ulit ang binata. Bastos ka talaga kahit tulog. Bulong ng dalaga at marahan na hinaplos ang kaniyang namumulang labi.
Sigurado ka ba nagagana to? Tanong ni Enrique sa dalaga habang pinapanood itong gumawa ng patibong. Akala ko ba baboy na mahuhulihin mo? Bakit ka nagpapatalim ng kahoy? Hindi ba nitong gagamitin mo? Lumaki si Enrique na may mga yaya at katulong na nag-aalaga sa kanya. Hindi siya sanay sa mga gawain, maliit man ito o malaki. Niminsan ay hindi siya inutusan ng mga magulang niya kung hindi lang siya naligaw at nawalay sa mga kasama noong naghahiking siya sa punto na napalayo na siya. Sa dapat na pupuntahan niya ay hindi niya titiisin ang mga pinapagawa sa kanya ng dalaga. Ang alam niya, hindi siya mabubuhay sa bundok kung hindi dahil kay Sandra. Anong nitong tinutukoy mo? Yung ginagamit natin pang isda? Hindi gagana yun, masyadong malakas ang baboy raw mo para lang sa net. Kaya ito ang kailangan natin, sabi ni Sandra at tuloy-tuloy pa rin sa pagpapatalim ng dulo ng kahoy. Tapos na, masayang sabi ng dalaga nang makagawa siya ng higit sa 30 ng mga kahoy na may matulis sa dulo. Pasanin mo ang mga to, aniya ka Enrique matapos itali ang mga kahoy. Hindi na nagreklamo ang binata at ginawa na lang ang inutos sa kanya. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, tumigil si Sandra sa may bandang nakahilig na parte ng lupa. Diyan ka lang muna, maghuhukay lang ako, sabi ni Sandra at nagsimula ng maghukay. Ito ba yung sinasabi mong patibong? Usisa ni Enrique. Oo, nakita mo yung mga bakas na yapak nila sa unahan? Ibig sabihin nun madalas silang dumadaan dito. Tsaka mukhang uulan mamaya kasigurado akong may dadaan dito. At kapag nadulas sila, siguradong diretso sila sa butas na hinukay ko. Nakangiting sabi ng dalaga. Tumangot-tango naman si Enrique na parang naiintindihan niya ang mga sinasabi nito. Habang naghuhukay ang dalaga ay naisipan niyang humingi ng opinyon nito. So tingin mo, makakawi pa ako? Tanong ng binata. Oo naman. Bakit ayaw mo na ba umuwi? Baka nag-aalala na yung mga magulang mo sa'yo. Nako, hindi kita pipigilan kaya huwag ka mag-alala. Iahatid kita sa baba ng bundok sa linggo, sabi ni Sandra. Bakit naman sa linggo pa? Hindi ba pwede ngayon na bukas? Tanong naman ni Enrique. Umiling lang ang dalaga. Di ba nga sinabi ko sa'yo na malayo lang ang bayan dito? Sa linggo na lang ng umaga, may dadaan na jeep papuntang bayan at pwede tayong umangkas dun. Ilang beses lang sa isang linggo dumadaan na yun dito, kaya wala tayong magagawa kundi ang maghintay, paliwanag ni Sandra. Tagal naman. Di ba pwede na tumuwid na lang tayo sa bundok kung saan ako nang galing? Baka nandun pa yung mga kasama ko na nag-hiking at hinahanap ako. Sumestyon ni Enrique. Umiling ulit ang dalaga. Delikado, aniya. Bukod sa hindi ko kabisado yung daan papunta ron, hindi ko rin masisiguradong kaya kitang protektahan sa mababangis na hayop. Marami ring makamandag na ahas kaya kapag nakagat ang isa sa atin ay siguradong hindi na tayo masisikatan ng araw, dagdag niya. Eh paano naman yung pera na pamasahin natin? May pera ka ba? Pero may muna ako. Babayaran kita kapag nakauwi na ako, sabi pa ni Enrique. Kaya nga nanguhuli tayo ng baboy ramo. Pag marami tayong nakuhang karne, bibigyan nila tayo ng pera kapalit nito, nakangiting sabi ni Sandra. Ibig mong sabihin, ibibenta mo yung karne ng baboy ramo na mahuli natin? Akala ko ba iihawin natin yun? Nagtatakang tanong ni Enrique. Oo, pero hindi naman lahat. Tsaka, hindi mo naman siguro mauubos yung buong baboy ramo, di ba? Natatawang sabi ng dalaga. Namula naman ang mukha ni Enrique sa hiya. Ang totoo ay miss na niyang kumain ng steak, kaya kahit iniho na baboy ramo na lang sana kung meron ay sisiguraduhin niyang kakain siya ng marami. Pero ayaw niya na lang malaman ng dalaga na may balak siyang kumain hanggat kaya niya ay hindi na lang ulit siya nagsalita tungkol dito. Sandra, kapag ba uwi ako, sasama ko sa akin? Maya-maya ay seryosong tanong ni Enrique. Napatigil naman si Sandra sa paghukay. Bakit naman ako sasama sa'yo? Aniya. Diba sinabi ko na sa'yo, mayaman ang pamilya ko. Malaki rin ang mansyon namin. Kung gusto mo, doon ka na rin tumira. Wala namang magiging problema sa magulang ko yun kapag sinabi ko na ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Nakangiti pang sabi ni Enrique. Paano naman ang buhay ko dito kung aalis ako? Tanong ni Sandra at muling nagsimula ang panibagong hukay. Yung kubo ba? Hindi naman maayos na tirahan yun eh. Tsaka baka nga kapag malakas yung ulan at hangin, masisira na yun. Kapag sumama ka sa akin, hindi mo na kailangan maghanap ng pagkain araw-araw. Yung pagkain na mismong lalapit sa'yo.
Tsaka hindi mo rin naman na kailangan problemahan yung ulan o bagyo. Pagpapatuloy pa ng binata. Wala akong balak umalis dito. Mahinang sabi ni Sandra. Paano na lang ako makakauwi kapag napag-iwanan ka? Hindi ko kabisadong lugar nito kaya kailangan mo sumama hanggang sa makauwi ako sa amin. Malungkot na sabi ng binata. Kahit ihatid mo na lang ako tapos kunin mo na rin yung pera kapalit ng pagtulong sa akin. Sabi pa ni Enrique. Hindi ko kailangan yung pera mo. Mabilis na sagot ni Sandra. Pero yung tungkol sa paghatid ko sa'yo, pag-iisipan ko. Aniya. Natuwa naman si Enrique sa sinabi ng dalaga. Sabi mo yun ah. Aniya. Pag-iisipan ko pa lang eh. Nahiiling na sambit ni Sandra. Pagkatapos nilang ayusin ang mga patibong ay agad din na bumalik ang dalawa sa kubo. Unti-unting kumakapal ang ulap at nagkatotoo nga ang hula ni Sandra na uulan. Alamig. Nanginginig na sabi ni Enrique habang yakap ang sarili na nakabalot sa manipis na lumang kumot na binigay sa kanya ni Sandra. Wala ka bang ibang kumot dyan? Tanong ng binata ngunit hindi nakapatay na ang ilaw ay hindi niya makita ang reaksyon ng dalaga na nakahiga naman sa kabilang papag na malapit lang din sa kanya. Uy, tulog ka na ba? Ang lakas-lakas ng ulan tapos ang lamig. Paano mo nagagawang matulog? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Magsasalita ulit sana si Enrique nang biglang kumidlat at sinunda naman ng malakas na kulog. Napapikit ng marinang binata nang may mahigip ang tingin niya sa harapan. Muli niyang binuksan ang mga mata at hinintay na kumidlat ulit para makasigurado kung tama ba ang nakita niya. Hindi rin nagtagal ay muling nagliwanag ang paligid niya sa kidlat. Nakita ni Enrique na nanginginig na sa lamig si Sandra at wala itong kumot. Nakasuot lang ito ng luma at may butas-butas pa na jacket. Ano bang ginagawa mo dyan? Nag-aalalang tanong ng binata at nanginginig na dalaga. Buong akala niya ay may makapalitong kumot ngunit ibinigay pa pala nito sa kanya ang kaisa-isang kumot na meron siya. Halika nga dito, tabi na nga lang tayo. Sabi ni Enrique bago buhatin si Sandra. Hindi naman ito nakaangal sa sobrang lamig. Nangangatog pa nga ang kanyang panga. Alam mo ba kung paano makakasurvive ng mga tao na na-stranded sa malamig na lugar? Tanong ng binata bago niya ihiga sa papag niya ang dalaga. Kailangan lang magdikit ang mga balat nila. Sa ganun hindi tuluyang bababa ang temperatura ng katawan. Aniya at inalis ang suot na jacket ni Sandra. Kaya ganun din ang gagawin natin kung ayaw mo na mamatay tayo sa lamig. Sige ka, baka hindi natin matikman yung hinuli mong baboy ram mo kapag hindi tayo nagising kinaumagahan. Natatawa pang sabi ni Enrique. Tinignan lang siya ni Sandra saglit bago niya nito hinila palapit. Kung ganun, yakapin mo ko ng mahigpit. Bulong ng dalaga at walang pagdadalawang isip na inilapit ang dibdib niya sa lalaki. Ramdam ni Enrique ang pag-iinit ng kaniyang mukha kahit pa malamig ang panahon. Napalunok siya ng laway bago siya o bago niya ipinalupot ang mga braso sa katawan ng dalaga. Good night. Bulong niya kay Sandra bago ipinaglapit ang mga noo nila. Sa ilalim ng manipis at kupas na kumot, unti-unting nag-init ang katawan ng dalawa. Habang nagpapasalamat si Sandra na hindi na siya mamamatay sa lamig, nagsisisi naman si Enrique dahil sa suwestiyon niya. Alam naman ng binata na hindi siya agad makakatulog sa gabing iyon. Oh! Tingnan mo, ang laki ng nahuli natin. Bulalas ni Sandra kinaumagahan nang tignan nila ang mga patibong na ginawa. Bakas ang tuwa sa mukha ng dalaga nang makitang may nahuli silang baboy ramo. Ang laki nga, paano natin sila iuwi? Nagtatakang tanong ni Enrique. E di, tigisa sa atin. Dalawa lang yung nahuli natin. Pumili ka kung anin dyan yung bubuhatin mo. Nakangiting sabi ni Sandra. Nang hindi agad sumagot ang binata ay nilapitan niya ang mas malaki nilang huli. Heto na lang sa akin, ikaw nang bahala dyan sa isa. Sabi niya at dahan-dahan na bumaba sa butas para alisin ang baboy ramo na nakahulog sa mga kahoy na inilibing niya sa ilalim ng butas. Hindi rin nagtagal ay nakauwi na ang dalawa sa kubo. Agad na nagpakulo ng tubig si Sandra sa bakuran at iniwan ang apoy sa binata para lapain ang mga huli nila. Huwag mong hayaan na mamatay ang apoy. Kailangan natin kumunang kumukulong tubig para panglinis sa balat ng baboy. Sabi ni Sandra. Sige, ako na bahala sa apoy. Mahinang sambit ni Enrique habang kinakabahang tumingin sa dalaga na may hawak na patalim.
Maya-maya pa ay nagsimula na ang dalagang lapain ang baboy ramo. Tila normal na para sa kanya ang ginagawa kaya hindi maiwasan Enrique na mamangha habang pinapanood siya nito. Maayos na pinagkiwalay ng dalaga ang iba't ibang parte ng baboy hanggang sa matapos siya. Anong susunod na gagawin? Tanong ni Enrique nang makitang tumigil ng dalaga ngunit hawak pa rin ito ang patalim at patingin-tingin sa paligid. Naghahanap ako ng dahon pampalis ng lansa ng dugo. Ah, siya nga pala. Pwede ka ba gumawa ng sampayan dyan banda sa mainit na parte? Aasinan ko lang itong mga karne at paarawan para pwede na natin ibenta kapag bumaba na tayo ng bundok sa Linggo. Sabi ni Sandra. Paano ba gumawa ng sampayan? Walang kaalam-alam na tanong ng binata. Napahugot na lamang ng malalim na hininga si Sandra. Ako na nga lang gagawa. Linisin mo na lang yung mga laman loob ng baboy. Sabi ng dalaga bago kumuha ng dahon ng guyabano na tinanim niya dati sa tabi ng mangga. Pagkatapos alisin ang lansa sa kamay niya gamit ang mga dahon ay nagsimula ng gumawa ng sampayan si Sandra gamit ang dalawang piraso ng tuwid na kahoy at tuyong baging. Enrique, pakikuha naman yung asin sa loob. Hugasan ko lang itong mga karne at lalagyan ng asin bago isampay. Sabi ng dalaga matapos niyang gumawa ng sampayan. Tumango naman ang binata at sinunod ang utos nito. Sige, sandali. Anito. Tanghali na nang matapos sila ni Sandra sa kakalinis ng natirang karne ng baboy na para naman sa kanila. Itinabi niya rin ang mga ulo at paanang nahuli nila para ipagbili kapag uuwi na ang binata. Mahilig ka ba sa manghang? Tanong ni Sandra sa binata habang tinitimplahan niya ng asin at iilang halamang gamot ang karne na iihawin nila. Kumakain naman ako ng manghang. Huwag lang isobra. Wala ka bang barbecue marinade o sauce man lang? Tanong ni Enrique nang mapansin na halos asin lang laman ng lalagyan ng dalaga. Baka mamaya lasang asin lang yun eh. Wala ka naman ibang nilagay na pampasarap eh. Desmayado niyang dagdag. Hindi mo pa nga natitikman. Tignan natin mamaya kung di ka masarapan. Kampanteng sabi ng dalaga. O sige. Pero tandaan mo yung sinabi mo ah. Kapag di ako nasarapan, bubuhatin mo ako pababa ng bundok. Pabirong sabi ng binata. Hindi ka ba talaga nahihiya sa sinasabi mo? Naiiling na lang nasambit ni Sandra at nagsimula ng mag-ihaw. Pero wag ka mag-alala. Natitiyak ko naman na magugustuhan mo rin ito. Aniya at napapangiti na lang. Halos makalipas ang kalahating oras, nagsimula ng maamoy ni Enrique ang mabangong usok mula sa iniihaw na dalaga. Hindi niya mapigil ang mapalunok ng laway habang nakatingin sa plato kung saan nakalagay ang mga luto ng inihaw. Mukhang masarap nga. Anas niya habang hindi naalis ang tingin sa plato. Natawa na lang si Sandra sa reaksyon ng binata. Oh, ano pang hinihintay mo? Maghugas ka na ng kamay tsaka kumain. Wala na tayong bigas kaya wala ulit tayong kanin ngayon. Mabuti na lang at malalaki ang huli natin kaya kumain ka na lang ng kumain hanggang sa mabusog ka. Sabi ng dalaga. Mabilis pas alas 4 na tumakbo si Enrique sa loob ng kubo para kumuha ng tubig na panghugas niya sa kamay. Pagkatapos ay bumalik siya sa labas at naupo sa tabi ng dalaga. Tikman mo, sabihin mo sa akin kung sa tingin mo kailangan pa kitang buhatin pababa ng bundok. Nakangiting hamon ni Sandra. Tumango lang si Enrique at kumuha ng isang stick ng inihaw. Saglit niya itong hinipan bago tinikman. Ang sarap. Bulalas ng binata. Halos maluha siya sa tuwa dahil muli siyang nakatikim ng karne. Hindi man sa nagrereklamo siya pero sawang-sawa na siya sa isda at pakiramdam niya ay nagiging kaliskis na rin ang balat niya sa kakakain nito. Kaya naman labis ang pasasalamat niya nang may nahuli silang baboy ramo. Sabi sa'yo eh. Taas baba ang mga kilay na sambit ni Sandra. Ito na yata ang pinakamasarap na pagkain na natikman ko. Naluluhang sambit naman ang binata na siyang ikinatawa ng dalaga. Gutom lang yan! Natatawang sabi ni Sandra. Lumipas pa ang mga araw, unti-unting nasanay na si Enrique sa pamumuhay ni Sandra sa bundok. Minsan ay nagkukwentuhan din sila tungkol sa pamilya nila kaya mas lalong napalapit ang binata sa dalaga. Sumapit ang Linggo at panahon na para umuwi ang binata sa kanila. Enrique, gising na, alas 12 na. Kailangan na natin bumaba ng bundok. Sabi ni Sandra habang niyuyog-yug ang binata na tulog pa rin. Sige ka, kapag hindi ka bumangon, maghihintay ka ulit ng isang linggo para makapunta sa bayan. Pananakot ni Sandra na totoo naman talaga. Agad na bumangon si Enrique kahit na inaantok-antok pa siya.
Anong oras ka mo? Aniya na naghihigab. Alas 12 na. 3 oras ang lakad mula rito hanggang sa pababa ng bundok. Pero dahil ikaw ang kasama ko, tsak naaabutin tayo ng 4 o mahigit pa na oras bago makarating dun. Alas 4 pa lang eh. Baka dumana yung jeep kaya kailangan natin magmadali. Pagpapaliwanag ni Sandra. Hindi na nagtanong pa si Enrique at nagsimula na siyang magbihis. Suot niyang damit na siyang suot niya rin noong naligaw siya at nahulog sa bangin. Umalis sila sa kubo ng dalaga pababa ng bundok. Magandang umaga po. Naghihintay din po ba kayo ng dumadaang jeep papuntang bayan? Tanong ni Sandra sa mga tao na naabutan nila sa lumang waiting shed. Alas 4 na nang nakababa sila ng bundok ni Enrique. Oh, Ineng, ikaw pala. Papunta ka rin ba sa bayan? Hindi pa dumadaan ng jeep, baka maya-maya pa nandiyan na rin. Sabi ng isang may katandaan na lalaki. Ano pala yung dala mo? May gulay at prutas ka ba? Tanong pa nito sa dalaga. Ay hindi po, pinato yung karne po ito ng Baboy Ramon na nahuli namin noong nakaraang araw. Sabi ni Sandra. Kailangan ng pamasahin ng kasama ko pa uwi sa kanila eh, kaya ibebenta ko sana sa bayan. Dagdag pa ng dalaga. Naku, tamang-tama. Mahal na ang karne ng baboy ngayon at siguradong maraming bibili niyan dahil pinatuyo na. Pwede ba akong bilhan? Papunta lang naman sana ako sa bayan para bumili ng ulo ng baboy. Magbe-birthday na kasi ang panganay ko na babae. 18 na. Nahihiyang sambit ng lalaki. Ulo ba kamo ng baboy? Meron ako dito, 2 kung gusto mo. Bili mo na lang nang sa mabawasan na ang dala namin. Sabi naman ni Sandra. Pagkatapos mapagkasunduan ng 2 ang presyo, ay nagsilapitan pang ibang mga tao sa dalaga para bumili rin. Sa huli naubos ang mga dala nilang karne na ibebenta sana nila sa bayan. Siguro sapat na itong pamasahayan no? Tanong na Sandra habang binibilang ang pera kapalit ng mga karneng baboy na dala niya. Tsaka huwag kang mag-alala. Nagtabi ako ng pinausokang karne para may dala ka pa uwi sa inyo. Dagdag pa niya at ngumiti pa sa binata. Di ka ba sasama? Malungkot na tanong ni Enrique. Kaya mo naman na siguro magbiyahe mag-isa, di ba? Tsaka hindi talaga ako sanay sa mataong lugar. Masanay ako sa bundok at sa atas ng mga punong kahoy. Katwira ni Sandra. Mas lalo naman nalungkot ang mukha ni Enrique. Sandra, sumama ka na sa akin. Aniya at hinawakan ng kamay ng dalaga. Hindi pa man nakasagot ng dalaga ay dumating na ang jeep papuntang bayan. Enrique, ayan na yung jeep mo. Dali na, umakit ka na. Itong lahat ng pera. Ingatan mo para may pamasahe ka. Nagmamadaling sabi ni Sandra at itinulak pa ang binata paakyat sa jeep. Hindi naman nagpatinag si Enrique sa kagustuhan na isama ang dalaga. Alis lang ako kung sasama ka. Anito sa mariin na boses. Ano? Sasakay ba kayo o hindi? Sigaw ng driver ng jeep. Sige na nga, sasama na ako. Pero wala akong dalang damit at mga gamit. Nahihiyang sabi ng dalaga. Napangiti na lang si Enrique. Okay lang yan, wala ka namang gamit na dadalhin eh. Natatawa niyang sabi bago yakapin ng dalaga paakyat sa jeep. Sir Enrique? Sir Enrique! Bulalas ng mga kasambahay nang makita nila ang anak ng amo na ilang linggo nang nawawala simula ng mag-hiking ito. Oh, bakit parang nakakita kayo ng patay na nabuhay? Malamig na tanong na binata sa mga kasambahay. Nasaan si Sebastian? Tanong pa niya habang hinahanap ang kanilang butler sa mansyon. Sir, nandito po ako. Mabuti naman po at nakawin na kayo ng ligtas. Ani ni Sebastian habang nakayoko sa harap ng binata. Ihanda mo ang guest room dahil may bisita ako. Ihanda mo rin lahat ng mga kailangan niya. Damit, gamit, pagkain o kahit ano pang hingin niya. Siya ang tumulong sa akin noong nanganganib ang buhay ko kaya gusto ko na iturin niyo siyang special na bisita. Tugon Enrique sa butler. Susunod po. Sagot ni Sebastian sa amo. Pagkatapos kausapin ng butler ay lumingon si Enrique sa kasamang dalaga. Ano sa tingin mo? Di ba sabi ko sa iyo malaki ang bahay namin? Nakangiti niyang sambit na hindi pa rin makapaniwala ang dalaga. Parang bundok na rin pala ang bahay niyo. Sintaas at sinlaki ng bundok eh. Naiiling na komento ni Sandra. Buong barangay bang nakatira dito? Tanong niya habang nakatingin sa mga kasambahay na nagsibalikan sa kani-kanilang mga trabaho. Natawa naman ang binata sa sinabi nito. Hindi, sila yung mga tumutulong dito sa mga gawaing bahay. Nagtatrabaho sila sa pamilya ko. Sagot ni Enrique. Halika, ipapakita ko sa iyong silid ko. Tsaka kailangan mo na maligo, diba? Doon ka na muna sa banyo ko. Dagdag pa nito at hinawakan ang kamay ng dalaga. Nagsitingin na naman ang mga kasambahay sa dalawa. Nakita niyo yun?
Ngumiti si Sir Enrique. Sabi ng isa sa mga tagalinis ng mansyon. Oo nga no, sino kaya yung babaeng yun? Natatakang tanong pa ng iba. Hindi naman pinansin Enrique ang mga sinasabi ng mga kasambahay at nagpatuloy lang sa pag-akyat ng hagdan papunta sa kanyang silid na nasa pangalawang palapagpa ng mansyon. Di ba magagalit ang magulang mo kapag nalaman lang nagdala ka ng bisita sa bahay? Tanong na Sandra habang naglalakad sila paakyat ng hagdan. Umiling naman si Enrique. Hindi, tsaka palagi silang wala sa bahay. Nasa ibang bansa kasi yung business namin kaya doon sila namamalagi. Kami lang ng kapatid ko ang nandito. Ipapakilala kita mamaya pagkatapos mo magayos. Sagot niya sa dalaga. Ilang hakbang pa ay tumigil sila sa harap ng isang malaking pinto. Dito ang silid ko. Tara, pasok ka. Yayan Enrique at binuksan ang pinto para makapasok ang dalaga. Sumunod naman sa kanya si Sandra na bitbit pa rin ng supot na may tuyong karne ng baboy ramo. Enrique, saan ko pala ito ilalagay? Nakalimutan kong itanong kung saan kusina ninyo kanina noong nasa baba tayo. Nahiyang sabi ng dalaga. Ah! Napakamot na lang ng ulo si Enrique. Akin na yan. Ako na lang magbibigay sa kusina nero namin. Tsaka dito pala yung banyo. Mag-shower ka na lang muna. Mamaya ka na lang magbabad kapag maayos na yung guest room na tutuloyan mo. Nakangiting dagdag pa ng binata at tinuro ang banyo kay Sandra. Maya-maya may pupuntang maid dito para ibigay ang damit mo. Teka, marunong ka naman gumamit ng shower, di ba? Nag-aalala lang tanong niya nang maalala na sa ilog naliligo ang dalaga at walang shower sa bundok. Ligo muna, tuturuan kita. Sabi na lang ni Enrique at hinila si Sandra papasok sa banyo. Kapag pinindot mo to, may lalabas na tubig. Dito mo pindutin kapag gusto mo ng malamig na tubig at dito naman kung mainit. Pero mag-ingat ka kapag mainit na tubig ang gusto mo, baka mapasok ka. Tsaka turuan kita kung paano i-adjust yung temperature ayon sa gusto mo. Sunod-sunod, nasabi ng binata. Nakatingin lang sa kanyang dalaga. Hindi makapaniwala si Sandra sa rami rin palang alam gawin ni Enrique. Nasanay kasi siya na palagi itong nagtatanong dati sa tuwing may pinapagawa siya. Magkaiba yata talaga yung buhay dito kaysa sa bundok ano? Wala sa sariling sambit ng dalaga. Napatigil naman sa pagsasalita ang binata at napatingin kay Sandra. Napansin niya ang pag-aalinlangan sa mga mata kagaya ng pag-aalinlangan niya noong nasa bundok sila. Huwag ka mag-alala. Nandito naman ako para gabayan ka. Kagaya ng ginawa mo nung nasa bundok pa tayo. Tutulungan din kita kapag may kailangan ka dito. Sabi mo lang sa akin. Nakangiti niyang sabi sabay haplo sa buhok ni Sandra. Napangiti na lang din ang dalaga sabay tango. Sige na, maligo ka na muna. Maliligo rin ako sa kabilang silid. Sabi pa ni Enrique bago tuluyang umalis ng silid para makapag-shower na ang dalaga. Sandra, ito si Gabriel. Pero Gabi lang itawag mo sa kanya. Siya ang sinasabi ko na nakababata akong kapatid. Pagpapakilala ni Enrique sa kapatid niya sa dalaga. Gabi, ito ang ate Sandra mo. Siya ang tumulong sa akin nung nalaglag ako sa bangit. Kaya maging mabait ka sa kanya, maliwanag. Dagdag pa ng binata. Tumango naman ang 4 na taong gulang na si Gabi. Tinignan niya ang ilang segundo ang dalaga bago siya ngumiti rito. Hello po. Aniya, sabay kaway sa harap ni Sandra. Namilog ang mga mata ng dalaga sa tuwa. Ngayon pa lang siya nakakita ng maliit na bata. Hello, ilang taong ka na? Tanong niya dito. Hindi niya maiwasang mapansin ang malaking agwat sa edad ng magkapatid. 4 po. Sagot naman ni Gabi. Ikaw, ilang taong ka na? Tanong naman ni Sandra sa binata. Naguguluhan man ay sinagot ni Enrique ang tanong nito. 26. Aniya at nagkibit palikat lang. Menopausal baby kasi si Gabi. Pati magulang namin ay nagulat din ang malaman nila na nagkaroon pa ako ng kapatid. Natatawang sabi nito. Pero ang cute niya, diba? Di ko nga rin alam na magugusto ko na magkaroon ng kapatid. Dagdag pa ni Enrique. Ikaw pala Sandra, hindi ko na itatanong pero ilang taong ka na? Tanong nito sa dalaga. 25. Maikling sagot ni Sandra. Oh, magkasunod lang pala tayo ng edad eh. Natatawang sambit ni Enrique. O nga pala, kailangan ko muna umalis ngayon. Ilang araw na rin kasi ako nawala kaya kailangan ko tignan kung maayos ang sitwasyon ng kumpanya kapag wala ako. Gabi, okay lang ba sa'yo na ikaw muna sumama sa ate Sandra mo? Tanong ng binata sa kapatid niya. Tumango naman si Gabi. Opo, ako na po ang bahala. Nakangiti niyang sabi bago tumingin kay Sandra. Salamat Gabi. Sandra, kapag may kailangan ka sabihin mo lang kay Gabi tapos siya na ang mahalang magsabi kay Sebastian. Bilin pa ni Enrique. Alis na ako, mamaya na ulit. Dagdag niya at tumalikod na.
Hindi pa nakakalayo ang binata nang tumigil ito sa harap nila. Pagbalik ko, pangako, sasamahan kita. Masayang sigaw ni Enrique at tuluyan nang umalis. Napangiti na lamang si Sandra at wala sa sariling kumaway sa binata. Ate, gusto mo ba samahan ako maglaro? Tanong ni Gabby sa dalaga, sabay hawak sa kamay nito. Nagulat si Gabby nang mapansin na magaspang at makapalang kalyo sa kamay nito. Ate, okay ka lang ba? Nag-aalala niyang tanong. Nagtaka naman si Sandra sa sinabi nito. Okay naman ako. Bakit? Aniya sa bata. Hindi po ba masakit yung kamay ninyo? Nag-aalala ang tanong ni Gabby. Umiling lang si Sandra. Bakit mo naman natanong? Sabi niya at yumuko para hindi na tumingala sa kanyang bata. Kasi po mukhang masakit yung kamay ninyo dahil sa mga sugat. Pagpapaliwanag naman ni Gabby. Gusto mo po ba ikiski yung kamay ninyo para hindi na sumakit? Inosente niyang tanong sa dalaga. Hindi naman talaga masakit ang kamay ko pero kung gusto mo... Sige lang. Nakangiti rin na sambit ni Sandra. Ma! Masayang hinalikan ni Gabby ang kamay ng dalaga bago niya ito muling harapin na may ngiti sa labi. Ate, maglaro na tayo! Tara! Ilang araw na rin sa mansyon nila Enrique si Sandra. Hindi niya mapigilang matuwa sa mga bagay-bagay sa paligid niya. Marami rin siyang mga natutunan sa mga kasambahay at iba pang nagtatrabaho sa mansyon. Higit sa lahat, mas naging close sila ni Gabby na siyang palagi siyang kasama dahil busy sa trabaho si Enrique. Ate, tignan mo to. Masarap to. Nakangiting sambit ni Gabby matapos niyang isubo ang ice cream na hawak sa dalaga. Kasalukuyan silang nag-hardy ng mansyon at nakatingin sa mga bulaklak sa ulap. Tumango-tango naman si Sandra. Masarap nga. Bulalas niya sa tuwa. Hindi pa siya nakakatikim ng ice cream dati. Maliban sa mahal ito, kailangan pa pumunta sa bayan para lang bumili. Hindi rin kasi abot ng kuryente ang lugar nila kaya iilan lang din ang may rep sa bayan. Ang saya pala dito sa inyo no? Ang liwanag sa gabi. Tsaka ang dami rin tao sa bahay ninyo. Marami rin kayong pagkain at mga magagandang damit. Ang yaman nyo. Sabi ng dalaga habang kausap ni Gabby na nakaupo lang sa gabi niya. Hindi naman daw kami ganun kayaman, sabi ni Daddy. Kaya nga nagwa-work pa sila mami para raw mapadami yung pera namin. Inosenteng sagot naman ni Gabby. Yung sa inyo ba ate, malaki rin ba ang bahay nyo? Tanong pa niya sa dalaga. Nakikita mo ba yun? Tanong ni Sandra sabay turo sa doghouse na wala ng aso na nakatira. Ganyan kalaki ang kubo ko. Nakangiti niyang sabi. Talaga po ba? Kasya po kayo? Nagtatakang tanong ni Gabby. Oo naman, kasya kami ni Enrique doon. Ani at biglang napaismid nang maalala ang binata. Wow, parang magic! Sabi ni Gabby. Gusto ko rin pumunta sa inyo ate. Nangingislap ang mga mata na sabi nito. Baka hindi ka payagan. Tsaka malayo ang lalakarin papunta sa amin mula sa kalsada. Kaya mo ba maglakad ng malayo? Nag-aalala ang tanong ni Sandra. Wala po bang sasakyan? Naguguluhang tanong ni Gabby. Umiling si Sandra. Wala eh, kailangan lakarin. Tsaka hindi rin naman natin siguro nakaakyat sa bundok ang sasakyan. Aniya. Ganun po ba? Sayang naman. Malungkot na sambit ni Gabby. Sayang nga. Bulong ni Sandra at nahiga sa dabo bago ipikit ang mga mata. Maya-maya pa ay narinig nila ang pamilyar na boses na tumatawag sa kanila. Sandra? Gabby? Nasaan kayo? Tawag ni Enrique sa dalaga at sa kapatid niya. Agad na iminulat ni Sandra ang mga mata. Bumangon siya at hinarap ang kasama niyang bata. Gabby, naririnig mo ba yun? Tanong niya at tumango naman ito. Mukhang tumating na si kuya. Nakangiting sabi ni Gabby. Tumayo si Sandra at hinila rin patayo ang bata. Enrique, nandito kami! Saad ng dalaga nang matamaan ang binata na sa hindi kalayuan. Napalingon naman sa direksyon nila si Enrique. Napangiti ito muling masilayan ng dalaga. Nandito lang pala kayo. Bakit hindi agad kayo sumagot? Nagtatampong sabi nito. Oo nga pala. Tapos na ako sa mga trabaho sa opisina. Tsaka uuwi rin daw sila mami at daddy sa bansa kaya hindi ako kailangan magtrabaho ng ilang araw. Masayang anunsyo nito. Pumalakpak naman si Gabby. Wow! Eh di makakasama natin si Ate Sandra na maglaro? Masayang tanong ng bata. Laro lang? Ayaw yung mag-mall tayo?
Tsaka hindi ko pa mabibilan ng damit si Sandra na kailangan niya. Sambit ni Enrique. Ano sa tingin mo kung umalis tayo ngayon? Tanong niya sa dalaga. Hindi pa nakakapunta ng mall ang dalaga dahil wala nun sa lugar nila. Namayani ang kuryosidad kaya naman tumango siya. Kasama ba natin si Gabby? Nakangiting tanong ni Sandra. Bakit naman kailangan natin ng kasamang bata sa date natin? Kunot noon na tanong ni Enrique. Kawawa naman si Gabby, wala siyang kalaro o kausap dito. Mag-isa na ulit siya kapag hindi natin siya sinama. Malungkot na sabi ni Sandra. Gabby, gusto mo ba sumama? Tanong ni Enrique sa kapatid. Mabilis naman na tumango ang bata. Opo, kuya. Gusto ko po sumama sa inyo ni ate. Masayang sagot nito. Ay, sige na nga. Basta huwag ka makulit. Sabi na lang ni Enrique sa kapatid. Tara. Aniya sa dalaga. Oo, tara. Masayang sambit ni Sandra. Halos hindi makahinga si Sandra pagdating sa mall. Nalula siya sa laki ng establishmento at higit sa lahat sa dami ng tao sa paligid. Uy, okay ka lang ba? Tanong ni Enrique nang mapansin ang pamumula ng dalaga. May sakit kaya yata eh. Dagdag niya tumigil sa paglalakad para hipuan ang noon nito. Nalalamig ka tapos pinapawisan ka pa. Kahit aircon naman dito. Nagtatakang sabi ng binata. Baka excited lang po siya. Sabi naman ni Gabby na nakakapit sa damit ng kuya niya. Ganyan din ako pag excited ako or kinakabahan at pinapawisan kahit malamig. Inosenteng sambit ng bata. Mukhang hindi ganun yung sa kanya, Gabby. Nailing na sambit ni Enrique. Sandra, kung gusto mo, hahawakan ko yung kamay mo. Anito at hinawakan ang kamay ng dalaga. Isipin mo na lang na nandito ako para protektahan ka. Kagaya ng pagprotekta mo sa akin nung nasa bundok tayo. Mahinahon na sabi ni Enrique bago marahang pinisilang kamay ng dalaga. Ilang saglit pa ay kumalma na si Sandra. Naging matiwasay na rin ang paghinga niya at unti-unti siyang nasanay sa lugar. Ayaw niyang mahirapan ang binata sa pag-aasikaso sa kanya kaya naman, pinilit niya makipagay sa lugar kung saan magkasama sila, matao man o hindi. Sandra, sukatin mo to. Masayang sabi ni Enrique sa bayabot ng damit na nakadisplay sa store na pinuntahan nila. Ate, ito rin suit mo. Sabi naman ni Gabby na may napili rin na damit para sa dalaga. Lahat to? Nagtatakang tanong ni Sandra. Ang dami na kasing naabot ng magkapatid sa mga damit sa kanya. Halos hindi na niya mabilang ang mga damit na hawak niya. Oo, ano bang hinihintay mo? Magbilis ka na. Ayun yung dressing room. Turo ni Enrique sa dressing room na nasa likod ng dalaga. Alanganin naman na pumasok sa Sandra dito dala ang mga damit na gustong ipasukat sa kanya ng magkapatid. Pagkatapos niyang sukatin isa-isa ang mga ito, nagpa siyang dalawa na bilhin na ang lahat ng mga pinili nila. Next stop, sapatos naman at bag. Nakangiting sabi ni Enrique na tila nag-e-enjoy itong mag-shopping para sa dalaga. Tsaka, kailangan mo din pala ng magagandang underwear. Nahihiya niyang bulong kay Sandra. Naalala niya kasi na luma na ang mga suot na underwear ng dalaga noong nasa bundok pa sila. Namulang mukha ni Sandra nang bagyang dumampi ang mainit na hininga ng binata sa kanyang liig. Otomatiko na lang siyang tumango para matapos ng lahat. Ano, nag-enjoy ka ba sa ginawa natin? Nakangiting tanong ni Enrique nang matapos na silang kumain sa sikat na restaurant malapit sa mall. Pagkatapos nilang mag-shopping at kumain na muna sila dahil nakakapagod din ang paglilibot. Kuya, mukhang napagod yata si Ate Sandra. Mahinang sambit ni Gabby nang mapansin ang pagod na mukha ng dalaga. Hindi yan. Mas nakakapagod kaya maglibot sa bundok kaysa maglibot ng mall. Katwira naman Enrique. Para kasi sa kanya walang kapaguran ng dalaga noong nasa bundok pa sila. Okay lang ako, Gabby. Nakangiting sambit ni Sandra sa bata. Pagkatapos ba nito, uuwi na tayo? Tanong ng dalaga kay Enrique. Gusto mo na ba umuwi? Hindi pa tayo nakakapunta sa ibang store. Nagtatakang sambit ng binata. Masakit na yung paa ko. Mahinang sagot ng dalaga. Kanina pa niya iniinda ang sakit habang naglalakad sila. Nasanay kasi siya na paakyat at pababa ang panilalakad nila sa bundok kaya hindi naging madali sa kanya ang maglibot sa flat na sahig kagaya sa mall. Sige, uwi na tayo. Nakangiting sabi ni Enrique pagkatapos niyang pagmasda ng reaksyon ng dalaga. Pasensya ka na kung hindi ka agad napansin na nahihirapan ka. Tsaka kakabasa ko lang ng text ni Water. Dumating na ang magulang namin kaya gusto ko nang ipakilala sa kanila.
masayang dagdag pa ng binata. Wow, namiss ko na sila mami at daddy. Bulalas na Gabby. Sasabihin mo ba sa kanila na pakakasalad mo sa ti Sandra? Inosente nitong tanong sa kuya niya. Sabay naman na napalingon ang dalawa sa bata. Ha? Ano yan Gabby? Nalilitong tanong ni Sandra. Agad naman na tinakpan ni Enrique ang bibig ng kapatid. Ah, wala yun. Hindi niya alam ang sinasabi niya Sandra. Huwag mo nalang pansinin. Anito sa dalaga bago pinandilata ng kapatid. Lugod po sa akin mamaya. Burong ni Enrique sa bata. Magandang gabi po. Magalang na bati ni Sandra sa magulang ng binata nang magkaharap sila sa opisina ng ama ni Enrique. Hindi niya mapigilang mamangha sa ganda ng mukha ng mag-asawa. Tila nakatingin siya sa mga tao na nasa magazine lang niya nakikita. Oh, ikaw pala Sandra. It's nice to meet you. Masayang bati ng mami ni Enrique. Honey, ano sa tingin mo? Dagdag nito sabay tingin sa katabing asawa. Hindi man lang nabanggit ni Enrique na magandang dalaga pa lang nagligtas sa kanya. Pasensya na kung nahirapan ka sa anak namin, Sandra. Salamat din dahil kung hindi mo siya natagpuan. Baka hindi na namin siya ulit nakita. Sabi naman ang daddy ng binata. Walang anaman po. Nahihiyang sagot ni Sandra. Sabihin mo lang kung may gusto ka at susubukan namin ibigay yun kahit ano pa. Dagdag pa nito sa dalaga. Tumango naman ang dalaga. Kung ganun po, pwede na po ba akong umuwi sa amin? Tanong niya na siyang ikinagulat ng lahat. Sandra, uwi ka na agad? Hindi makapaniwalang tanong ni Enrique. Akala ko ba dito ko natitira? Malungkot niyang dagdag. Nahatid naman na kita. Tsaka ilang araw na rin akong nandito. Pwede na akong umuwi sa darating na Sabado. Para kapag may jeep na sa Linggo, makakabalik na ako sa amin. Paliwanag ni Sandra. Mas lalong nandilim ang mukha ng binata sa narinig. Buong akala niya ay hindi nagugustuhin bumalik ni Sandra sa kubong nito sa bundok pagkatapos niyang dalhin ito sa kanilang mansyon. Hindi niya inaasahan na may balak pa rin itong umuwi sa kanila. Enrique, hindi mo pa ba sinasabi sa kanya? Nag-aalala ang tanong ng mami ng binata sa kanya. Iha, ayaw mo ba dito na lang tumira? Kasama kami, kasama si Enrique. Mahinahon naman itong tanong sa dalaga. Umiling na lang si Sandra. Masaya po ako at kasama ko kayo. Pero kailangan ko po umuwi sa amin. Malumanay na sagot ni Sandra. Naiminsan ay hindi niya naisip na iwan ang bundok para tumira sa ibang lugar. Doon siya ipinanganak at kagaya ng lolo't lola nila na nagpalaki sa kanya. Doon din niya gustong tumanda hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa mundong ibabaw. Hindi ako papayag. Mariin na sabi ni Enrique sabay tayo sa kanyang upuan. Hindi ka uuwi. Aniya sa dalaga bago umalis ng silid. Enrique, hindi pa tayo tapos mag-usap. Sabi ng ama nito pero hindi na bumalik ang binata. Napahinga na lang ito ng malalim at nahihiyang humarap sa dalaga. Pasensya ka na Sandra. May katigasan talaga yung ulo ng panganay namin. Nagulat nga kami nung napansin namin na naging masunurin siya kahit papano nang umuwi siya pagkatapos niyang mawala ng ilang araw. Pero mukhang bumabalik ulit siya sa dati na matigas ang ulo at ayaw makinig sa sinasabi ng iba. Naiiling nitong sinabi. Huwag kang mag-alala, Iha. Kakausapin namin si Enrique. Magpahinga ka muna. Narinig ko sa butler na nag-mall kayong tatlo kaya sigurado akong pagod ka. Nakangiting sambit ng mama ni Enrique. Kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang sabihin. Pag-uusapan na lang natin ulit ng tungkol sa pag-uwi mo. Kung yan talaga ang gusto mong gawin. Dagdag nito. Tumango lang si Sandra at tumayo na rin. Yumuko siya saglit at sa mag-asawa bago nagpaalam. Mauna na po ko. Maraming salamat. Magalang niyang sabi at lumabas na rin ng opisina para magtungo sa kaniyang silid. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Sandra. Balis na siyang nakahiga sa kama at nakatingin lang sa kisame. Ang init. Sambit ng dalaga kahit pamalakas ang aircon sa loob ng kaniyang silid. Hinahanap-hanap niya ang sariwang hangin na marahang dumadampi sa kanyang balat kapag natutulog siya sa kanyang kubo. Ilang saglit pa ay nakatulog na rin sa wakas si Sandra habang iniisip ang maberdeng paligid sa bundok na naalala niya. Napapangiti siya habang tulog at napapanaginipan ang simpleng buhay niya sa bundok. Makalipas ang ilang oras ay tahimik na ang buong mansyon, tulog na ang mga tao sa loob ng mansyon maliban na lang sa mga gwardiya na nakatoka sa pagbabantay sa gabi. Maya-maya pa ay biglang bumangon si Sandra sa kanyang kama at nakapikit pa rin.
Pangiting-ngiti itong naglakad papunta sa balkonahe ng ganyang silid. Ha, daming isda! Usal ng dalaga habang nakatayo sa may malapit sa railings na nakaharap sa hardin na nasa tapat ng kanyang silid. Wow! Bakit ang dami niyo naman? Natatawa pa rin niyang tanong at patalon-talon na sinunda ng mga isda na nakikita niya. Maya-maya pa ay hinubad ng dalaga ang suot niyang damit habang nakapikit pa rin. Malapad ang ngiti niyang umakyat sa railings, tila ngayon lang ulit siya natuwa sa sobrang simula nang umalis siya sa bundok para samahan umuwi ang binata. Huhulihin ko kayong lahat, saad niya at humalakak ba bago tumalon sa balkonahe. Nasa ere na si Sandra nang imurat niya ang mga mata at nakitang walang ilog sa harap niya. Ilang saglit na lang at mahuhulog na siya sa semento. Ah! Sigaw ni Sandra nang makakapit siya sa mga sanga ng puno. Bigla siyang nakaramdam ng takot. Buong akala niya ay bumalik na siya sa bundok at manguhuli siya ng isda. Hindi niya inaasahan na nanaginip lang pala siya. Sandra! Isang malakas na kalabog ang narinig ng dalaga mula sa kanyang silid. Maya-maya pa ay bumukas ang ilaw at nakita niyang may pumasok na tao sa kwarto. Sandra, nasaan ka? Nag-aalala lang tanong ni Enrique. Enrique! Bulong ng dalaga sa pangalan ng binata. Masama ang loob niya dito pagkatapos siya nitong pigilang umuwi. Gusto ko nang umuwi ng bundok. Mahinang sabit ni Sandra. Walang ano-ano ay bigla siyang nawala ng lakas kaya nabitawan niya ang mga sanga ng puno kung saan siya nakalambitin. Sandra! Bulalas ni Enrique nang makitang dalaga na nalalaglag. Mabilis niyang hinawakan ang kamay nito. Huwag kang bibitaw! Aniya at naluluhan na sa takot. Hindi maintindihan ni Enrique ang mga nangyayari. Hindi niya lubos maisip na magpapakamatay ang dalaga dahil lang ayaw niya itong pabalikin sa bundok. Anong iniisip mo? Bakit ka naman tumalun? Galit at nag-aalalang tanong ng binata. Huwag kang bibitaw please! Naluluhang sambit niya habang pilit na hinihila si Sandra pataas. Sandra, huwag kang bibitaw. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Huwag ka nang bumitaw please. Pagmamakaawa nito. Tumango naman si Sandra kahit na hirap na siyang kumapit. Namamawis na rin ang kamay niya kaya mas lalong hindi naging madali ang sinasabi ng binata. Enrique, bakit ka sumisigaw? Alam mo ba kung anong oras na? Naiinis na tanong ng mami ng binata nang marinig siyang sumisigaw ang anak niya sa hating gabi. Pumasok siya sa sisilid ng dalaga at nakitang nakabukas ang pinto sa balkonahe. Oh my honey, Sebastian! Tulungan niyo si Enrique si Sandra! Nahulog sa balkonahe! Nagpapanik na sigaw ng mami ni Enrique. Mabilis naman na umaksyon ang iba pang tao sa mansyon at tinulungan nilang maligtas si Sandra. Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Nag-aalala lang tanong ni Enrique habang sinusuri ang mga braso at binti ng dalaga nang mahila nanla ito pabalik sa taas. Tumango lang si Sandra bago bumuhos ang luha niya. Para na siyang mababaliw. Napagtanto niya na kahit gaano pa kagara at kaganda ang mansyon nila Enrique, hahanap-hanapin pa rin niya ang tahimik na kabundukan. Tumawag ka ng ambulansya, iha. Dadaling ka namin sa ospital para masiguradong walang mabaling buto sa'yo o ano. Huwag kang mag-alala, nandito lang kami. Mahinahon kahit na kinakabahan na sabi ng mami ni Enrique. Nakita niyang namula ang mga mata ni Sandra sa iyak kaya nilapitan niya ito at niyakap. Shh! Huwag kang mag-alala. Magiging okay din lahat. Bulong nito sa dalaga bago niya ito nahigpit na niyakap. Emotional distress. Sabi ng doktor matapos niyang suriin ang kondisyon ng dalaga. Marahil ay hindi niya maatim na mawalay sa lugar kung saan siya lumaki. Ayon na rin sa kanya ay nakala niya na raw na nasa kabundukan siya kaya... At may ilog kaya naman wala siyang sariling tumalon sa balkonahe. Nangyayari ito kapag emotionally distressed ang isang tao. Pagpapaliwanag ng doktor. Ano po pang pwede namin gawin para gumaling siya? May gamot po ba dito? Tanong ni Enrique na sumama sa ambulansya para dalhin sa ospital si Sandra. Umiling naman ang doktor. Walang ibang gamot dito. Kundi manatili siya sa lugar kung saan siya mas komportable. Maaaring lumala ang homesickness niya kapag... Pinatagal mo pa siya umuwi kung saan man siya initial na nakatira. Dagdag nito. Ibig sabihin, kapag bumalik si Sandra sa bundok kung saan siya nakatira, gagaling siya? Hindi makapaniwalang tanong ng binata. Tumango ang doktor. So ngayon, nagpapakita ng ilang simptomas ang pasyente. Sleepwalking ang isa sa mga to. Kapag pinatagal pa ay mas lalala ang kondisyon niya. Dagdag na paliwanag nito. Sige Dok, salamat. Malungkot na tumingin sa Enrique sa dalaga na natutulog sa kama.
Ganun mo ba ka gustong umuwi? Gustong-gusto mo ba akong iwan? Nanlulumo niyang tanong habang hindi pa rin matanggap ang kondisyon ng dalaga. Enrique, naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Tanong ng daddy nito matapos niyang kausap ang mga magulang tungkol sa plano niya sa buhay. Hindi ikaw ang tipo na gagawin ganito ang bagay. Niayaw mo nga mag-camping dahil hindi komportable ang tulog mo sa tent tapos sasabihin mo na gusto mong tumira sa bundok kasama si Sandra? Naguguluhan na dagdag nito. Dad, nakapagpasya na ako. Kailangan ni Sandra bumalik sa bundok para gumaling siya. Kung hindi baka mabaliw siya at manghina ang katawan niya. Hindi ko kayang makita siyang maghihirap. Determinadong saad naman ni Enrique. Pero anak, ikaw ang tagapagmana ng kumpanya ng pamilya natin. Hindi pwedeng sa bundok ka tumira, nandito ang opisina mo. Sabi naman ng mami ng binata. Mom, uso naman ang work from home. Yun nga lang, baka walang signal doon sa bundok kaya malabo rin ako makapagtrabaho mula doon. Naiiling na sabi ni Enrique. Pero buo na ang desisyon ko. Kung kailangan umuwi ni Sandra sa bundok, sasamahan ko siya. Alam kong hindi naging madali sa kanyang mamuhay mag-isa at hindi ko mahatim na nahayaan na lang siya nang ganun. Pagsigurado na sabi niya. Hanggang kailan mo babalak pumira doon? Tanong pa ng mami nito. Huminga ng malalim si Enrique. Gusto ko pa rin po sana sabihin na balak kong pakasalan si Sandra. Gusto kong maging legal ang pagsasama namin sa batas. Seryoso nitong sabi. Muntik naman mabuga ng daddy niya ang iniinom nitong kape. Anak, seryoso ka ba? Pero paano naman ang kumpanya? Hindi ka na makakalaro ng mga paborito mong online games kapag nandun ka. Malahan mo dani na makapunta ka sa mga parties. Sabi naman ng daddy nito. Dad, hindi lang naman ako lagi isa niyang anak. Nandiyan naman si Gabby. At alam natin lahat na mas magaling at mas matalino siya kaysa sa akin. Sigurado akong kaya niya. Kaya niyang asikasuhin ng kumpanya paglaki niya. Katwiran pa ng binata. Pero anak, 4 years old pa lang si Gabby. Alam mo ba kung ilang taon pang dapat hintayin ng daddy mo para makapagretiro kung si Gabby ang papalit sa kanya? Hindi makapaniwalang sambit nito. Ayoko maghintay ng 2 dekada. Para makapagpahinga. Mukhang mamamatay na nga ako bago pa man tumuntong ang tamang edad ng kapatid mo. Nagtatampong sabi ng babi nito. Dad, wala ka namang sakit o ano. Mag-ingat ka lang palagi para hindi kayo ganun ulit agad ng kamatayan. Pabiro pang sabi ni Enrique. Agad din sumeryos ang mukha nito para ipakita sa magulang niya na hindi siya nagbibiro. Alam ko na sakit lang ng ulo ang naging ambag ko sa pamilya natin. Pero pagkatapos ko makilala si Sandra, napagtanto ko na mapalad ako. At kayo ang magulang ko. May bahay tayo, may trabaho kayo, may pera ako sa bangko. Kahit ako nagtatrabaho. May mga kasambahay tayo na siyang gumagawa ng mga gawain bahay. Ang swerte ko na lumaki sa ganitong pamilya. Nakangiting saan ni Enrique. Akala ko masaya na ako dahil ganito tayo. Pero hindi ko inakalang may iba pa palang paraan para maging masaya sa buhay. Hindi pala kailangan ng malaking bahay. Mamahaling pagkain o mayaman na magulang para lang sumaya. Kasi si Sandra, kahit na mag-isa lang siya sa maliit na kubo niya, kung saan siya nakatira, nakikita ko masaya siya araw-araw. Pagising niya sa umaga, nakangiti siya. Kahit pa mahirap ang mga gawain, nagagawa pa rin niyang umiti. Kahit na may bagyo at nilalamig na siya, hindi siya nagre-reklamo. Dahil naniniwala siya sa pagkatapos ng bagyo, muling sisikat ang araw. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Hindi mapigilang umiti ng binata habang inaalala ang mga araw na kasama niya si Sandra sa bundok. Ang dami ko natutunan sa kanya. Ang akala ko kapag nakita niya ang pangmarangyang buhay ko, magugustuhan din niya. Pero mali ako. Mali ako dahil minaliit ko yung pangmamahal niya sa tahanan niya. Kaya nagpa siya akong iuwi ko na si Sandra sa kung saan niya gusto at sasama ako. Pero sa pagkakataong to, gusto kong humingi ng pahintulot sa inyo. Seryosong dagdag ni Enrique. Nagkatingin na naman ang mag-asawa. Hindi nila ang nakalang magkakaganito ang anak nila na walang alam gawin kundi ang magwaldas lang ng pera. Ano sa tingin mo, honey? Tanong ng daddy nito sa mami niya. Well, kung talagang gusto niya, kailangan niyang malaman na sa oras na umalis siya, hindi na niya magagawa pang dating gawain niya. Hindi na rin niya magagamit ang mga sports car niya. Sa tingin ko mas mabuti yun kung hindi na natin kailangan pang gumastos ng malaki para lang sa mga luho niya. Nakangiting saad ng mami niya. Pero ang tanong, seryosong dagdag nito at hinarap ang binata.
Sa tingin mo ba tatanggapin ka ni Sandra? Ano nga ulit ang sinabi mo? Papakasalan mo siya. Bakit? Nanligaw ka na ba? Gusto ka ba niya? Mahal ka ba niya? Eh hindi mo nga siya binigyan ni isang bulaklak. Sa tingin mo ba ganun lang kadali ang hingin ng kamay ng babae para sa kasal? Biglang kinabahan si Enrique nang pinandilatan siya ng ina. Pwes, nagkakamali ka. Hindi ganun yun kadali, Enrique. Pero malay mo, baka gusto ka rin ni Sandra. Kaya subukan mo muna siyang tanungin tungkol sa nararamdaman niya. Anito nang makitang kinabahan ang anak na sa sinabi niya. Sige, tatanungin ko si Sandra ngayon din. Sambit ng binata at nagmamadaling lumabas na opisina ng ama. Nagulat siya nang buksan niyang pinto at nakita ang dalaga na nakatayo sa harap nito. Sandra, nandito ka pala. May sasabihin ako. Kinakabahan na tura ni Enrique. Napatayo naman sa kinauupuan nila ang mag-asawa nang marinig nila ang sinabi ng anak sa may pintuan. Ano? Alam mo ba yung mommy at daddy ko? Nautal na simula ng binata. Gusto mo ba maging ganun din tayo? Walang ano-ano ay tanong niya sa dalaga. Ang ibig ko sabihin, gusto mo ba maging mag-asawa din tayo? Titira tayo sa isang bahay at magkakaroon ng maraming anak. Tapos, tulong-tulong tayo kapag may problema. Gusto mo ba yun? Anito na hindi makatingin ng diretso sa mata ng dalaga. Napangiti naman si Sandra sa narinig. Sige, gawin natin yun. Aniya na nakangiti. Nagulat naman na tumingin si Enrique sa dalaga. Talaga ba? Niyayaya kitang magpakasal. Gusto mo ba akong pakasalan? Paninigurado nitong tanong. Tumango ulit si Sandra. Oo naman. Tsaka gagawa tayo ng maraming anak at magkasama tayo sa isang bahay, diba? Siguro kailangan muna natin ayusin yung kubo para magkasya tayo. Marunong naman ako kaya ako na ang bahala. Masayang sambit ng dalaga. Nagulat naman ang mag-asawa sa narinig. Hindi nila alam kung matutuwa sila para sa anak o maguguluhan sa bilis ng pagsagot ni Sandra kahit wala pang singsing na binibigay ang binata. Iha, Enrique. Ang ibig sabihin ni Enrique, papaksalan ka niya at magsasama na kayo. Sigurado ka ba na gusto mo siyang maging asawa? Nag-aalala lang tanong ng mami ng binata kay Sandra. Nahiya kasi siya bigla dahil niyang alam niyang walang kaalam-alam si Enrique sa paggawa ng kubo o kung anuman na gawaing bahay. Opo, ayaw niyo po ba? Tanong naman ni Sandra pabalik sa mami ng binata. Umiling naman ito bilang sagot. Siyempre gusto. Ikaw nang bahala sa anak ko na yan, Sandra. Pero kapag may kailangan kayo, sabihin niyo lang sa amin na tutulungan namin kayo. Diba, honey? Dagdag pa ng mami ni Enrique. Oo naman. Sagot ng daddy nito. Pero may gusto lang akong malaman. Sandra, aniha, gusto mo bang pakasalan ng anak ko? Dagdag nito sa dalaga. Ilang saglit din na pinagmasdan ni Sandra si Enrique na kinakabahan sa isasagot niya. Ang gwapo po kasi niya, kaya sigurado ako magiging maganda at gwapo rin ang anak namin. Nakangiting sambit ng dalaga. Yun ba? Nag-aalala lang tanong ng daddy ni Enrique kay Sandra. Nahihiya naman na sumagot ng dalaga. Ang totoo niyan, narinig kong pinag-uusapan ninyo kanina bago pa man ako kumatok. Para sa akin, sapat na yun, gusto niyang sumama sa akin kahit saan ko man gusto tumira. Alam kong hindi niya ako iiwan kasi siya mismo ang sasama sa akin at hindi ko na siya kailangan pilitin. Masaya niyang sagot habang nakatingin sa binata. Ito na siguro ang sinasabi ni Gabby na true love. Bulong niya at ngumiti kay Enrique. Oo nga, ito na yun. Sambit naman ang binata na hindi maitago ang saya. Ilang taon nang nakalipas simula na ikasal si Sandra at Enrique. Tumira ang dalawa sa tuktok ng bundok kung saan sila pinatayuan ang bahay ng mga magulang ni Enrique bilang regalo sa kanilang kasal. Hindi maitatanggi ng dalawa ang labis na tuwa sa araw-araw na pagsasama nila. Tila kailan lang sila nagkakilala pero ngayon ay nagkakasundo na sila sa ilang bagay. Yun nga lang, hindi rin maiiwasan ang mga hindi nila pagkakaintindihan. Bakit mo pinapapakang gatas ng baby? Tanong ni Sandra nang mahuli niya ang asawa sa kusina na pumapapak ng gatas ng bata. Hindi naman para sa iyo ni. Aniya na magkasalubong ang mga kilay. Sorry, hindi ko lang kasi mapigilan, sarap eh. Pag-aamin ni Enrique na hawak pa rin ang lalagyan ng gatas at kutsara na gamit niya. Gusto mo tikman? Promise, masarap. Aniya at tinangkapang subuan si Sandra.
Sa una ay umayaw ito pero dahil sa pagpipilit ni Enrique ay pumayag na din siya. Masarap nga. Pero kapag naubos mo yan, wala tayong ipapadede sa bata. Sabi niya sa asawa bago niya ito pingutin. Bakit mas makulit ka pa sa mga anak mo? Naiiling na tanong ni Sandra. Sorry na. Natatawang sabi ni Enrique at nagsimula ng magtimpla ng gatas. Tulog pa ba si Junior? Tanong niya sa asawa. Nakatulog na rin siya. Sagot naman ni Sandra. Yung panganay mo ba? Hindi pa rin bumabalik? Tanong naman niya dito. Umiling lang si Enrique. Hindi pa eh. Mamimingwit daw sila ng isda kasama yung tito niya. Baka maya maya dito na sila. Sagot nito habang inaalog-alog ang baby bottle na may gatas at maligamgam na tubig. Tapos na ako. Nakangiting sabi ni Enrique at tinaas ang kamay na may hawak na baby bottle. Hindi na kailangan maghintay mamaya ni baby kapag nagising siya na nagutom. Aniya na proud pa sa ginawa niyang magtimpla ng gatas. Hindi nawala ang kalokohan ni Enrique kahit may asawa na at dalawang anak siya. Madalas pa rin niya siyang bibigyan ng sakit sa ulo ng asawa pero sa huli ay siya rin ang nagkukusang suyuin ang asawa kapag napasobra na ang ginagawa niya. Ma, nandito na kami! Masayang anunsyo ni Erica, ang panganay na anak nila Stella at Enrique. Ate, marami kaming nakuhang isda, ang galing ni Erica manghuli. Natatawang sabi naman ni Gabby na ngayon ay 10 taon na. Oh, patingin nga! Masayang sambit ni Sandra at sinunda ng mga bata sa labas ng bahay. Nalaki ang mga mata niya sa nakita. Enrique, ang dami nga nilang nahuli, tingnan mo! Aniya habang sinesa niya sa nag-asawa na lumapit. Hulaan ko, si Erica lahat ng nahuli niya no? Natatawang sabi ni Enrique. Nang mapansin na namula ang mukha ng kapatid niya sa hiya, ay napahagalpak siya ng tawa. Nako Gabby, kailangan mo pa mag-practice para matalo si Erica. Anito at marahan na ginalo ang buhok ng kapatid. Dito ka na rin kay tumira. Hindi mo na kailangan bumalik tuwing summer lang. Pabirong sabi nito. Gusto mo bang atakihin sa puso sila mami at daddy? Hindi pa rin sila makapaniwala na mas pinili mong buhay dito kaysa sa atin. Kahit ilang taon na nakalipas. Kapag sinabi ko na gusto ko rin dito, baka umampon sila ng panibagong anak para lang mamahala sa kumpanya. Naiiling na sabi ni Gabby. Ayaw mo nun. E di may papalit na sayo. Natatawang biro naman ni Enrique. Paano kung mas matanda pa sa akin yung inampon nila? E di nagkaroon palit ako ng bagong kuya. Ayoko nga. Ani ni Gabby at tumawa na rin. Nako Enrique, pinagloloko mo na naman yung kapatid mo. Teka, ano kaya kung lagyan natin ng buhoy itong isda? Tapos iluto natin ito sa loob ng kawayan. Ano sa tingin nyo? Nakangiting tanong ni Sandra. Masarap ba yun ate? Interesadong tanong ni Gabby. Oo naman! Mabilis na sagot ni Sandra. Enrique, kumuha ka ng buko para masimulan ko ng lutuin to. Tamang tama at nandito si Gabby. Nang matikman naman niya ang luto ko. Excited na sabi ni Sandra. Ako ang aakyat? Kinakabahan na tanong ni Enrique. Ala nga naman ako, buntis ako. Sabi ni Sandra sabay turo sa maliit palang naumpok na tiyan niya. Dati wala siyang pakialam kahit na buntis siya. Ginagawa pa rin niya ang mga gusto niya tulad ng pag-akyat ng punong kahoy pero pagkatapos niyang manganak sa panganay nila ay mas naging maingat na si Sandra. Kuya naman, hanggang ngayon ba hindi ka pa rin marunong umakyat ng puno? Panunokso na tanong ni Gabby. Ma, ako na lang aakyat. Presenta ni Erica at agad na tumakbo papunta sa puno ng buko. Naku, mukhang mas magaling pa yata si Erica umakyat ng puno kaysa sa iyo kuya. Pagpapatuloy pa ni Gabby. Huminga ng malalim si Enrique at nilapitan ng anak para pigilan nito. Anak, si Papa nang bahala. Anito sabay thumbs up sa bata. Good luck po. Masayang sabi ni Erica. Salamat anak. Tignan mo kung ganito kagaling ang Papa mo umakyat ng puno. Proud na sabi ni Enrique. Nasa kalagitnaan na siya ng puno nang biglang magsalita muli si Erica. Papa, mag-ingat po kayo. May nakatira pong tuko dyan sa taas. Sigaw ng bata na may halong pag-aalala. Alam kasi niyang takot ang papa niya sa tuko. Anong sabi mo? Malakas na sigaw ni Enrique. Hindi pa man nakakasagot si Erica ay may biglang tumunog. Nanlaki ang mata ni Enrique. Mabilis pa sa alas 4 siyang pumadaos-dos pababa sa puno. Yoko na! Sigaw niya na naiiyak papunta sa asawa. Yoko na makyat! May tuko pala dun! Aniya at nagtago sa likod ni Sandra. Nagkibit balikat na lang si Sandra sa inasta ng asawa. Gabby,
Pakigawa mo nga ang panungkit, susungkitin ko na lang yung buko na gagamitin. Ano yan sa kapatid ng asawa? Tumungo naman si Gabby bago harapin ang kuya niya na nakatago pa rin sa likod ng asawa nito. Dahan-dahan na lumapit si Gabby sa kuya niya at bumulong. Toko. Gaya niya sa tunog ng toko. Ah! Sigaw ni Enrique at nagtatakbo papasok sa bahay. Naiwan naman na nakatulala ang asawa, anak at kapatid niya sa labas. Maya-maya pa ay napuno ng tawanan ang bakura nila.